Bali, ito yung ginamit kong top coat clearer mga Repa Pips. So meron tayo ditong hitik na brand. So meron tong ratio na 4:1. Ayan, nakasulat dyan. 4:1 yung kanyang ratio dito. Bali, ang ilig sabihin niyan is 4 parts nitong hitik na face clear. Pagkatapos is 1 part ng kanyang catalyst. So nakasahad naman yan dito sa likod. Kitang-kita naman yan kung paano yung direction, kung paano ito gamitin mga Repa Pips. So wala nang thinner to ha. Take note mga Repa Pips ha. Magandang gamitin to kasi hindi na to hahaluan ng thinner. So makakatipid tayo sa thinner pagka ganitong klase ng top coat clear yung ating ginamit. Bali yung kanyang drying time dito mga Repa Pips is 10 minutes is dust free na yan. Tapos pwede na yan hawakan after 2 hours. So tack free na yan after 2 hours. At 2 hours din na pwede na yan i-assemble. So bago nyo dikitan nyo ng masking tape, kung meron kayong imamasking tape dyan na pang pattern, is 5 hours naman yun mga Repa Pips bago siya pwede dikitan ng masking tape. So bali ito yung kanyang pinaka hardener dito mga Repa Pips. So yung tinatawag na catalyst. So itong dalawang components lang ang pag-aaluin natin bago natin yan gamitin na pang top coat clear mga Repa Pips. So nagandaan na ako dito ng dalawang lalagyan na malinis. Dapat malinis mga Repa Pips ha. Dito natin yan sasangkapan. So bago natin yan gamitin is kailangan na i-shake well muna natin mga Repa Pips. Bali maglalagay tayo dito ng clear coat muna na kumbaga 4 parts nito mga Repa Pips. So bali natansyahin ko na lang yung 4 parts. Isipin nyo lang 4 parts. Halimbawa, 4 na pichel ng clear. Tapos, yung kanyang catalyst is isang pichel naman. Kumbaga, sample lang yun mga Repa Pips. Yun ang ilig sabihin ng 4 parts. So, kung meron akong ganitong karami ng clear coat, is i-divide ko lang to sa 4. Pagkatapos, is makukuha na natin kung gaano karami yung ating catalyst mga Repa Pips. So, ganun lang yung kadali. So, mas maganda rin kung meron kayong measuring stick. So, ididip nyo lang yung stick. Pero pang marami yan na kasi yun. So, ito isa, kumbaga, imagination ko na lang. Kumbaga, tinatcha ko na lang sa aking isip, mga Repa Pips. I-measure nyo yung mga Repa Pips na hindi magkukulang sa catalyst, ha? Dahil pagka nagkulangan sa catalyst yan, isa, medyo matagal yung kanyang drying time. Hindi siya ganun kabilis matuyo pagka nagkulangan siya ng catalyst. So ayan mga Repaps, tansya ko bali 4:1 na yan mga Repaps. Tapos pag-aaluin lang natin yan ng mabuti. Pagkatapos is pwedeng-pwede natin yan i-apply sa ating mga pinipinturahan na project. Bali dito mag-start na tayong mag-apply ng top coat clear natin mga Repa. So huwag niyong kalimutan na pagka nag-apply kayo ng top coat clear is i-make sure niyo na malinis yung kapaligiran. Kasi pagka nalagyan ng alikabok yan is problema yan mga Repa Pips. Maaaring diligan niyo muna yung flooring. Pagkatapos isa, huwag niyong pabayaang malakas yung hangin sa paligid niyo. Dahil pwedeng dumikit dyan yung mga alikabok sa top coat natin. I-make sure nyo rin na yung spray gun nyo is malinis na. So yung interval time ng ating top coat clear dito is naglalaro sa 10 to 15 minutes mga Repa Pips. At ang pinaka magandang kapal ng ating top coat o kung ilang beses natin itong papatungan is advice ko is triple coat mga Repa Pips. So ganun lang yung kasimple mga Repa Pips. At huwag nyo palang kakapalan agad ha. Dapat alalay lang kasi kapag napakapal yan is may tendency manulo yan. Pagka nanulo is retards na naman yan. Siguradong dagdag effort na naman yan mga Repa Pips. So bali hanggang dyan na lang muna yung video natin mga Repa Pips. Kung meron ka pang hindi naintindihan is pwede ka naman mag-comment dyan sa ilalim sa akin.
huwag mo na rin kalimutang i-like yung video natin. At kung di ka pa nakasubscribe, syempre, pag-subscribe mo na rin yan, RepApps, at makakatulong yan sa akin. At para mas ganaan pa ako na mag-upload ng mga ganitong klase ng mga tutorial natin sa pagpipintura, mga RepApps. God bless at magandang buhay sa inyo, mga RepApps.